Sara Duterte. Dahil sa susunod na linggo, pagdating ng Lunes, Mayo 9, sila na ang ating magiging vice at presidente! Matapos ang tatlong dekadang paghihintay, ang pinakaabangang pagbabalik ng Tigre mangyayari na!
sa unity, sa pagkakaisa rin ang kanyang ipinaglalaban. Isigaw muna din, Hanko! Gringo Horasa! Kanina po, dapat mauna sa akin si Senador Robin Padilla. Nung pinaunawa ako, nakahinga kami ng maluwag. Dahil tuwing magsasalita si Senator Robin, nauubos yung palakpak. Ang tanong ko sa inyo, may natitira pa bang palakpak para sa amin? Pero please, salamat po. Narito po kaming lahat para magpasalamat unang-una sa Unity Team, kay PBM at kay Inday Sala. Ako po, nagpapasalamat din sa ating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na nagbigay sa amin ang pagkakataon nito. Ako po si Gringo Nasan, 17 years na sundalo, 21 years na senador, 2.5 years na secretary ng Department of Information and Communications Technology, Wi-Fi, tablet. Sumasaludo ako sa inyo dahil kanina pa kayo rito, sinamahan nyo si BBM at si Inday Sara sa kanilang kilusan at panawagan na ang solusyon lamang sa lahat nating problema at suliranin ay pagmamahal sa bayan, pagkakaisa, pagtutulungan, ugaling Pilipino, at tayo naman po lahat ay Pilipino. Tulong lang sa kanyang mga kababayan. At ito po ay mahal na mahal ng mga taga-industriya po namin. Totoo po yan. Hindi po ulit. Kanina ho, artista tayo. Ngayon na, revolusyonaryo na ho tayo. Mga mahal kong kababayan, kitang-kita na po natin na panalong-panalo na si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Sa lahat po ng lumalok ng Pilipinas, unang pinuntahan namin ang lahat ng tao ang sinisigaw, BBM Duterte! Number 30, Senator, we got to you! Magandang gabi, Pilipinas! Alam ko ho, tayo po ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Dito po sa NCR, hindi ba galing Cavite, hindi ba galing Bulacan. Mga kasama, hindi po magiging kompleto ang aking pagbati at gabi kung hindi ko po mabatiin ang aking mga kababayan galing pa sa Valenzuela City. 15,000 mga kababayan po namin nandito para ipakita ang suporta sa Unity. Alam niyo po, napakalaki ang utang na loob ko po sa aming minamahal na lungsod, ang lungsod ng Valenzuela. Number 64, Senator Mitch Sopiri! Mayroong gabiin ka na itong tanan! Oh, may Bisaya! Lugi! Ay, may gabiin, ma'am! Ay! Nalugi ako kay Sherwin, may dalas ang taga Valenzuela. Kung madala ko lang yung mga taga Mindanao dito sana. Woo! At daghan pa di ay taga Mindanao. Una-una, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nandito po kayo. Kayo lahat na yung gabi sa ating samahan ng pagkakaisa. Yan ang samahan ni Apo Bongbong Marcos, ang ating darating na itong Lunes, itong Tuesday, wala nang titigil dyan. Siya na ang magiging presidente natin, si Apo Bongbong! At yung magiging vice presidente natin ay si Ma'am Inday Sara! Yan. Alam mo kami sa Mindanao, kagagaling lang po namin dyan, napakarami po kaming rallies. 80% na ng Mindanao nagsalita. Ibibigay po natin, kung sa Bisaya pa, ang kalaugan, ang pagkapanat. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo ngayong gabing ito sa ating pong rally. Dahil binigyan niyo po kami ng panahon upang marinig ang aming pong mga hangarin, balak, at mga proposal na maging batas dito po sa ating pumbansa. Ako rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubungo ng Unity Team. Campaign Manager Berhard Abalos, Campaign Manager Anton Lagdameo, at ang lahat ng bumubungo ng political staff at officers. Maraming salamat sa mga nakasama ko sa industriya ng pelikulang TV at musika. Dahil sa inyo po, at 10 years old, nagsimula na po akong magtrabaho, maging artista. Kaya ako nakarating ngayon sa kinalalagyan po ngayon. Rocking! Ang sabi ng kabila,
hindi daw survey ang magsasabi kung hindi ang dami ng tao sa rally, yan daw ang magsasabi kung sinong susunod na presidente. Pwede ko bang hilingin yung mga nasa likod? Buksan ninyo ang mga cellphone nang makita nila na kung ang batayan ay sa dami ng tao, panalo na si Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Dalawang araw pa talaga ang eleksyon. Pero heto po, ali-ali, ang sabi mo, ang dami ng tao magsasabi, tingnan mo ngayon, mahigit 1 milyon, Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte. Ayaw niyong maniwala sa survey, hindi na 1, 2, 3, 4, 5, Bongbong Marcos, Inday Sara na ang Duterte, ang panalo. At ngayon, ang mahilig kayo sa dami ng tao, ayan, tingnan ninyo ang dagat ng ilaw dito sa Parañaque. Ang dagat ng pag-asa, ang dagat ng demokrasya. Ipapigil natin sa Ayala, sino ang susunod na vice-presidente? Bagamat sa dami ng tao ngayong gabi, imposible na kayo ay pinayaran, sabihin nyo, meron bang nagbayad sa inyo? At bagamat Matilya! Kamusta naman kayo sa likod? Haba. Excited. Well, excited na kayo. Alam ko naman kung bakit. Dahil ilang tulog na lang at presidente na natin si Bongbong Marcos at vice-presidente na natin si Inday Sara Duterte. Ako po si Mark Villar, nakilala niyo po ako malamang sa Build Program ni Pangulong Duterte. Kung saan po sa loob ng 6 na taon nakapagbigay po tayo ng 6 na milyon na trabaho sa ating mga kababayan. Kikwento ko po, ayun po nung galit na galit si President Duterte sa traffic sa EDSA. Kaya sinabi niya, from Makati, ang pangako niya sa ating mga kababayan, from Makati to Quezon City, magiging 5 minuto na lang. At nung sinabi namin ito sa lahat, halos pinagtatawanan na kami ni President Duterte. Walang naniwala sa amin. Pero ngayon po, makikita nyo po, malamang nakasakay na kayo sa Skyway at nakita nyo naman po na totoo yung pangako ni President Duterte. At marami pa tayong gagawin pag naging presidente si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Sila lang na may kaya na ipagpatuloy ang mga programa ni President Duterte. Attorney Larry Cotton! Magandang gabi sa inyong lahat! Oo! Ngayon, napatunayan natin sa buong Pilipinas ang pagmamahal at suporta kay Bongbong Marcos. Sapagkat kahit saan kami mapunta ay napakarami ng tao, napakainit ng pagtanggap. Kahit na mainit ang araw at kahit umuulan, nandyan ang suporta kay Bongbong Marcos. Nangangahulugan lamang na ang mga Pilipino ngayon ay hindi na pwedeng lukohin ng mga paninira, ng mga pambobola, ng mga pag-indoctrinate at ang mga panluloko ng... Ito po si Loren Legarda. Sa loob ng 20 taong paglilingkod para sa kapakanan ng bawat Pilipino, makapagpasa po tayo ng mahigit 100 mahalagang batas at nagsulong ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, kabuhayan, kultura, kalikasan, pati na rin klima.
Kasama na po dito yung Universal Access to Quality Tertiary Education na nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kabataan na makapag-aral ng libre. Estrada! Tingoy-tingoy tayo at buwan. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Uniteam! Magandang gabi po sa inyo lahat. At isang napakagandang gabi sa ating susunod na Pangulo, walang iba kundi si President Bongbong Marcos. At sa ating pangalawang Pangulo, walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Mga kaibigan, mga kasama, nandito po ako upang taus-puso magpasalamat sa inyo dahil sa loob ng tatlong buwan ay ipinadama ninyo saan man kami magpunta na buo ang inyotiwala, suporta at boto ninyo para sa pangkat ng Uniteam. Koneta! Pa po nung unang araw ng kampanya, marami na po kaming pinuntahan ng mga lugar, iba't ibang lugar mula sa Visayas, Mindanao, Luzon. Ang ganyan po ay pumalik na kami ngayon. Kahuli-huli ang meeting di avance ng Uniteam. Iisa po ang nakikita namin. Ang bilang ng mga tao dumadalo, nakikinig at tumatanggap sa Uniteam ay hindi nagbabago. Ang kapal ng tao, ang init ng pagtanggap ay hindi nagbabago. Kaya po mulat-mula pa sinabi na ni Maritex, hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanyang sinasabi. Wala na kanyang kaduda-duda, sinabi ko na sa inyo. Itaga mo man sa bato, maglulupasay man yung mga kalaban, wala nang mangyayari. Academic na ito eh. Formalidad na lang ito, bibilangin na lang eh. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Yeah. Sinabi rin ni Marites, wala na rin pong kawala, walang kaduda-duda. Ang susunod na Vice Presidente ng ating bansa ay si Inday Sara Duterte. Ang isang magandang kinabukasan! Yeah! Pero, Pilipinas! Pakinig ka sa sasabihin ko! Sa Mayo 9, gumising ka ng maagang maaga! Pumunta ka sa presinto maagang maaga! Boboto ka ng maagang maaga! Para maramdaman mo na ang ginhawa! Tanong ko sa inyong lahat na mahigit 1,000,000 sa lugar na ito. Ang tanong ko, meron ba kayong nahahalata? Meron! Meron ba kayong napapansin? Pag tinanong ko kayo, sagutin nyo lang ako ng oo o hindi. Pagbasta ninyo ang inyong mga talampakan. Kayo ba ay nakatungtong sa langkahoy? Kayo ba ay nakatungtong sa bakal? Hindi! O kayo ba ay nakatungtong lahat sa lupa? Ngayon, kung ang sagot nyo ay lupa, ano ang lupa sa Ingles? Soil! Soil! Ang lupa sa Ingles ay land! Ano ang maaaring sumunod na salita sa land? Land! 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 Aboy na ang land! Land! Aboy na ang land! Land! Aboy na ang land! Land! Los
saw Visayas Mindanao, not slay! Kaog na! Ni Andrew E! Ngayon, Manila, gusto niyo bang magkantahan? Gusto niyo bang magsigawan? Gusto niyo bang magsayawan? Pilipinas, magdiwang tayo lahat! Ang agila ng Davao City at ang susunod nating iluluklok bilang Vice Presidente ng Pilipinas! Pilipinas, welcome Inday Sara Duterte! 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 Assalamualaikum! Madayaw, maayong gabi, kaninyong tanan! Maayong gabi! Magandang gabi sa inyong lahat! Magandang gabi! Una po, ang pagpapasalamat ko sa lahat ng kasamahan namin na mga public officials dito sa Luzon sa pagtulong nila sa amin na mabuo ang pagsama-sama at meeting de avance natin ngayong gabi. Sa inyong lahat, nagpapasalamat po ako sa oras na ipinahiram ninyo sa amin ngayong araw na ito. Marami sa inyo ang kanina pang madaling araw, alauna ng madaling araw, nandito na nag-aantay. Nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong gabi na ito na makasama kayo at makapagbigay ng mensahe ng pasasalamat sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng aming huli, Meeting de Avance! Ngayong gabi, titigan niyo pong mabuti si BBM and Sara Duterte. Dahil sa susunod na linggo, pagdating ng Lunes, Mayo 9, sila na ang ating magiging bise at presidente! Matapos ang tatlong dekadang paghihintay, ang pinakaabangang pagbabalik ng Tigre, ibibigay ko na sa inyo ang Pangulo na ihahalal ng majority ng mga Pilipino. It has been my greatest honor na ipakilala sa inyo ang ating ihahalal na ikalabing pitong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sabay-sabay salubungin ang ating susunod na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos! Sa ating kahuli-hulihang rally, ang ating meeting de avance ay nagpakita muli ang lahat ng ating mga kababayan na kasama ninyo ay nasa likod ang lakas ng suporta ng madlang Pilipino sa unity team at sa kasatambalang Marcos Duterte. Mula po nung kami ay nagsimula nitong kampanya na ito, ay aming dala. Panalo ka lang! Panalo ka lang! Panalo ka lang!
Panalo ka na! Panalo ka na! Panalo ka na! Panalo ka na! Mananalo na tayo, basta walang tulungan! At dala ang mensahe ng pagkakaisa, dala ang mensahe ng pagmamahal at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Dahil po sa aming pananaw, ito ang kailangan natin sa panahon na krisis kagaya ngayon.